Nasa United Kingdom na si Pangulong Bongbong Marcos para sa koronasyon ni King Charles III bukas. Ang mga kalsada sa London nagsimula ng sumikip. At live mula sa London, nasa frontline ang balita niya si Jay Orense. Jay, kamusta na? Ramdam na bang excitement dyan? Mayan, Bok, ngayon pa lang talaga natin nararamdaman yung init ng coronation fever dito sa London. Dahil nga sa dumarag sana yung mga tao sa bawat kalsada at nagiging masikip na rin ang mga kalye dahil sa traffic. Bukas pa ang seremonya para sa coronation ng susunod na hari ng Britanya. Pero ngayon pa lang, pahirapan na ang pagkilos sa London. Si Mary Jane Ross, isang Pinay na nakabase sa Edinburgh, Scotland, hindi na inisip ang traffic at dami ng tao. Masaksihan lang ang koronasyon ni Prince Charles na bukas ay King Charles III na. Nakilala ko si Mary Jane noong isang taon sa mahabang pila para makita ang labi ni Queen Elizabeth II sa Parliament Hall. At ngayon, muli na naman siyang bumiyahe ng 8 oras sakay ng isang bus. Pero ngayon, sinama na niya ang kaibigang si Leonie Robinson. Para kay Mary Jane na self-proclaimed royalist, wala raw siyang palalagpasing royal celebration dahil minsan lang daw itong magaganap ang ganitong kasaysayan. Eh, dito tayo sa Britain, tapos respect sa monarchy. Kasi sila yung nag-aano dito, nag-govern. Nandito ako simula nung kinasal si Prince William, Prince Harry. Tapos sila yung sa Queen. Ngayon, another history na naman. Gusto ko rin mag-experience kung paano koronahan yung king. Kasi hindi pa ako naka-experience ng ganitong bagay. At hindi man daw sila katangkaran, umaasa sila na maaninag pa rin ang karosa ng hari kahit kumapal pa ang tao sa kalsada. Ay, hindi ko lang alam kasi okay. Ang sobrang tangkad ko. Sa ngayon, nasa UK na rin si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa koronasyon. Sa press briefing ni Philippine Ambassador to the UK na si Ambassador Teodoro Locsin Jr., may official meeting request daw ang bagong hari sa President ng Pilipinas. Pero dahil na rin sa maikling pagbisita, maaring sa susunod na lang daw ang meeting. Pero ayon kay PBBM, maaaring magkaroon sila ng pag-uusap ni UK Prime Minister Rishi Sunak. Magkikipag-uusap ako, siyempre sa Prime Minister Sunak. Pero habang siguro nag-aantay dun sa actual na seremonya ng pag-coronation sa King Charles. So ganun na lang, it has to be very casual dahil everybody has followed a very heavy schedule of the coronation. Meron din mga request ng ibang leaders na mga gusto makipag-usap sa akin, pero ganun din, puro ganun ang tawag nila. Ginagawa na lang natin, pagka may pagkakataon, ay maghalika, usap tayo. Huwag natin mamalitin yung mga ganyang klaseng meeting, dahil kuminsan, yung hindi mo inaakalaing mangyayari, may nangyayari na napaka-importante pala. Kaya siyempre open tayo lagi na makipag-usap sa lahat. At baka naman sakali meron tayong makita pagkakataon na makatulong sa Pilipinas. Kanina nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Richard Kleinward na Special Representative ni King Charles, pati na kay Special Representative of the Foreign Secretary na si Georgina Butler. Mayan, habang papalapit yung oras ng koronasyon ni King Charles III, inaasahan dadagsa pa yung mga tao dito sa palibot ng Buckingham Palace, Westminster Hall at patanyarin ng The Mall. At inaasahan na lalo pang paiibtingin ang seguridad sa paligid ng mga ito. Inaasahan din o tinatayang aabot din sa hindi lalagpas ng 3 milyon ang daragsang tao sa palibot ng London bukas sa koronasyon. Grabe yung 3 milyon, ha? We only assume kung saan ka nakatayo, tama ba? Diyan lang papayagan sa streets yung mga tao. Can you walk us through? Kasi naiinggit kami, dahil wala kami diyan. Paano ba? Pag nandyan ba, sakaling makalipad kami bukas, makikita ba talaga? O may mga malalaking screens lang din dahil nga sa kapal ng tao? Alam mo, mahirap, Mayan, ha? Kasi 3 special ceremonies or royal ceremonies na ang nasaksihan ko dito sa London. At kahit nasabihin mo na makakahanap ka ngayong bispiras ng isang occasion ng pwesto, bukas magbabago yan. Dahil sa sikip, dahil sa darami yung tao.
Tulad dito sa likod ko sa Westminster, sa ngayon medyo maluwag pa, pero mamayang gabi, isa-isa na yung magpepwesto o magka-camp out para sigurado makita nila yung karosa ni King Charles na manggagaling sa Buckingham Palace papunta dito sa west door ng Westminster Abbey. Pero tama ba, Jay, mas mahigpit yung siguridad ngayon kasi nga mas maraming world leaders yung nandyan. And itugon ko na yung tanong ko, kahit kunyari, dyan na sila matutulog ano, para makasecure sila ng place, what you can just see naman is yung pagdaan, di ba? Nung karosa nga. Oo. So ang Metropolitan Police, sinabi nila, no, nagtalaga sila ng mahigit sa 11,000 security forces around London. At bawat dignitaries o bawat leader, may sarili-sariling grupo yan ng security group. Kung kaya't talagang mas maigting yung security ngayon, lalo pat nung mga nakalipas, o nung mga tatlong araw na nakalipas, meron ngang hinuli o inaresto yung Metropolitan Police na pinaghihinalaan na may dalang explosive. Kaya punong-puno ng barikada ang lahat ng kalsada dito sa London ngayon. All right. Maraming salamat sa iyo, Jay Orense, at sa iyong ulat. Mga kapatid, makakasama po ninyo ang News 5 sa makasaysayang koronasyon ni King Charles III ng Britanya. Panoorin ang News 5 special coverage na ang koronasyon King Charles III. Bukas na po yan, live dito sa TV5, 6:45 p.m. Makakasama po natin sina Gretchen Ho at Chester De Los Santos. Abangan, motion ng pamilya Marcos para mabawi ang kanilang mga ari-arian na sinasabing illegal na nakuha, ibinasura ng Sandigan Bayan. Sa ating pabaong pampagood night, nursing student sa Cebu viral matapos rescuehin ang lalaking hinimatay sa kalsada. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, me and Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.